What's up mga classmates? Sa previous tutorial natin, natutunan natin mag-create and mag-upload ng FB frame using Adobe Photoshop. Nag-request kasi sa akin, paano daw gumawa ng FB frame using smartphone naman? Meron kasing walang computer at meron namang tinatamad lang gumamit ng PC or laptop. So let's try to create FB frame using smartphone. Ang gagamitin nating application is itong PicsArt. Free lang ito sa Play Store or App Store. Ang gamit ko is Android phone. Di ko sure kung same lang yung mga positions and icons sa iPhone. Pakitry na lang to find yung mga sasabihin ko sa mga nakaibang OS. Okay, let's go! Open natin itong PicsArt. Click itong plus sign sa gitna. Then scroll lang pababa, hanapin natin yung color backgrounds. Click natin itong transparent background. First, i-resize muna natin. Click tools, then click yung crop. Click the square. At the top, click yung size. Change natin into 2400 yung width at ganun din sa height. Click resize. Then click yung check icon sa upper right corner. Scroll naman natin pa right yung mga icon dito sa baba. Select natin itong draw tools. Then click yung draw. Click the shape icon. Dito pwede kayong mamili ng shapes. Click muna natin itong circle. Ang size ng stroke, sagad na natin ng 20px. Then ang opacity is 100%. Select itong stroke, click OK. Change natin ang color. Dito pwede kayong mamili ng desired yung kulay. But itong sa akin, select ko muna itong red. Then click check sa upper right corner. Touch and drag sa screen para makapag-create ng shape. Wala siyang option para sa size ng circle eh. Kaya manual natin i-resize siya. By clicking and drag sa corner side. Touch lang din natin yung circle para ma-move. Resize lang natin ito na almost dikit na sa corner ng background. Kung okay na, click sa labas ng circle. Guwapo ulit ako ng isa pang circle. Change ko lang yung color into orange. Then same procedure, touch and drag lang para makagawa ng shape. Resize ko ito na medyo mas maliit sa naunang circle. Click ulit sa labas ng circle para ma-apply. Lagyan pa ulit natin ng circle pa. Pero ibahin natin ang size at opacity para medyo may style. Orange lang din ang gamitin kong color. Click ulit sa shape icon. Then change ko itong size into 10. Then ang opacity, gawin ko naman siyang 50%. Then click OK. Touch and drag lang ulit. Then i-resize ko siya na in between dito sa left side ng dalawang circle. Pero yung sa right side is ilalabas ko dito. Para may konting style. Then gawa pa ako ng isa pa para pantay. Lagyan naman natin ito ng logo or image. So kayo, if meron kayong image na gustong ilagay, pwede din yun. Lagyan ko lang muna siya ng shape na circle para may background lang yung logo. Click itong shape tool, change ang opacity into 100%, then click itong fill. Then click OK. Change ko lang yung color. Gawin ko siyang dark red. Yan. Zoom in ko muna para mas mailagay ko ng sakto. Touch two fingers then move them apart para ma-zoom in ito. Then touch and drag para ma-create yung circle. Dito ko siya ilalagay sa bandang right side sa baba para hindi matakpan yung DP natin. Lagyan ko lang siya ng stroke or outline para medyo synchronize siya sa background natin. Click shape tool ulit, then click tong stroke. Nilitan lang natin yung size into 13px. Change ko yung color into red. Touch and drag lang ulit. Di pala maganda pag red. Click undo or yung icon na nasa upper left side para ma-cancel or reverse yung last na nagawa natin. Change ko ulit yung color into orange. Touch and drag lang ulit. Oops, medyo makapal pala. Undo ulit. Bawasan pa natin yung size ng stroke. Gawin ko siyang 8 na lang. Then click OK. Touch and drag ulit. Then resize natin siya. Gawin ko siyang kalabas ng konti sa circle. Yan, okay na to. Zoom out. Touch two fingers, then move them toward each other para ma-zoom out natin siya. Dito sa circle natin, ilagay yung logo. Zoom in lang natin ulit para mailagay na maayos yung logo. Click itong photo or image icon, then click yung photo. Select natin yung gusto nating logo or image. Then click lang yung check sa upper right corner. Touch and drag lang sa image para ma-move.
Resize lang natin para masakto dito sa circle. Click sa labas ng image para ma-apply. Lagyan lang natin ng konting design dito sa baba. Gawin ko na lang puro circle. Click Shape Tool, then change ko yung opacity to 100%, then select ko itong Fill, then click OK. Change ko yung color, gawin kong sky blue or something blue naman. Touch and drag lang. Lagyan lang ako ng ilang circle dito na iba-ibang size. Tapos change ko yung color into orange naman. Same pa din, touch and drag lang para magawa ng shape. Change ko naman yung pangatlong kulay, gawin ko siyang color red. Gawa ulit ako ng iba't ibang circle dito. Yan, may bola-bola na tayo. Kung okay na tayo sa design, lagyan naman natin ang text. Click muna natin yung check sa upper right corner. Scroll lang pa right, then click itong text tool. Type ko lang, never stop learning. Kung okay na, select check sa upper right corner. Resize ko lang din siya. Then dito ko siya ilalagay sa bandang taas, sa bandang gitna. Pwede niyong palitan yung font sa gusto niyo. Marami naman siyang presets dito ng mga font. Lagyan ko na lang din siya ng stroke. Color black na lang para in case kakulay ng text yung DP, hindi siya matatabunan. Change ko yung amount into 25. Move ko lang dito para makita niyo yung stroke. Yan. Taasan ko pa yung amount ng stroke. Gawin ko siyang 30. Yan. Balik ulit siya dito sa taas sa may gitna. Ayusin ko lang para center na siya. Then click sa labas ng text to apply. Ayan, that's it. Meron na tayong FB frame. Click yung check sa upper right corner para ma-apply. Click yung arrow sa upper right corner para mag-forward. Click itong save button. Then click save picture on your device. Click done sa upper right corner. Ayun. And that's it. Na-save na siya sa ating gallery. Let's upload it naman sa Facebook natin. Open lang natin yung browser na meron tayo. Sa akin is yung Google Chrome. Search natin yung Facebook frame. Kapag nakita nyo itong developers.facebook.com, click nyo lang yun. Scroll lang pababa. Then select itong create a frame. Then if hindi pa kayo nakalogin dito sa Facebook, sa browser nyo, login muna kayo. If okay na, click open frame studio. Click upload art. Select natin yung nagawa nating FB frame. Ayun, sukat na siya sa size ng FB natin, di ba? Landscape ko lang para maklik yung next. May preview siya para makita niyo itsura. Click next. Type natin yung name ng frame natin. Lagay ko lang is never stop learning. Location, available anywhere. Schedule, make active right away. Sa keywords, type ko na lang din never stop learning. Click next. May final checking pa. Kung okay na tayo, click publish. Click okay. Ayan, your frame has been published. Click na yung done. To apply the frame, punta tayo sa FB app natin. Click the profile picture or display photo. Select add frame. Search natin never stop learning. Then, click save. And that's it. I hope may natutunan tayong bago. Meron kayong suggestions, comment lang. Para ma-update kayo, pakiclick lang yung like, subscribe, and notification bell. See you ulit sa next lesson.